Boss, good morning. Good morning, boss. Good morning. Hello, Mamsi. Good morning. Nakalabas na rin sa lungga. Boss, good morning. Nakalabas na rin sa lungga. Ma'am, good morning. Ayaw ka pala. May wagang panukat. Thank you. Hello, what's up mga bossing kapadyak, mga mamsi dyan. Tara, let's go na po dito sa Budget Bikes, Cavite. Thank you. Mga bossing kapadyak, kumusta na po kayo dyan at kamusta na po ang inyong mga bike? Nandito po ulit tayo sa bike shop ng bayan na si Budget Bikes Cavite. Ayan. So good morning po sa inyo dyan mga bossing kapadyak. May pa-bike check lang po ulit tayo na bagong labas sa market to naman mga bossing kapadyak. Ano? So stay tuned. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel mga bossing kapadyak, eh, pakisubscribe nyo na yan mga bossing kapadyak. Nandito na notification bell para ma-notify po tayo sa upcoming videos po natin. So tara, samahan nyo po kami ngayong araw. So yun na mga bossing kapadyak, umpisa na po natin mag bike check dito kay Tosi Bruno. So mga bossing kapadyak, ipinakikilala ko po sa inyo si Tosi Bruno. Ito pong si Tosi Bruno mga bossing kapadyak ay isa sa mga bagong bikes ni Tosi mga bossing kapadyak na bagong labas nila. Ayan, si Tosi Bruno. So ang color nga pala ni Tosi Bruno mga bossing kapadyak ay naka glossy. Ayan, glossy black siya. Ayan, kitang-kita naman po mga bossing kapadyak, ayan, makintap siya. Tapos ito po yung decals niya, kulay white na maganda yung pagka-decals niya, may ano, designs. Ayan, parang hati-hati siya, no? Tapos may nakalagay dito, terrain. Tapos may nakalagay dito na dark gray. Ayan, tapos may mga glitters din sa loob niyan. Siyempre, naka ICR na yan, or naka internal cabling, ayan, pati dito sa downtube niya. Tapos, yung isa naman po dito sa kanyang pinaka-brake ay doon sa likod ay naka-external pa po. Ayun, makikita nyo nandun. Tapos ito po yung kanyang sa RD niya doon. Mamaya dadapo po tayo dyan. Dito po muna tayo sa frame. Naka-read away na naman tayo doon. Eh, no? So yun na nga mga bossing ka pa dyan. Ano? Ito po si Tosi Bruno na bagong labas sa market ngayon. Ayun, napakaganda. Tapos dito sa pinaka-top tube niya, ayan, may nakalagay dito na new super sport. Ayan, nakalagay. Tapos may mga mixed designs na rito na dark gray, o sabihin na natin gray, tapos may white, tapos black yung decals niya na Bruno. Tapos may mga parang diamond dots dito. Tapos continuously meron dito ng gray. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng pagkaka tira sa kanya ng kanyang decals. Kung makikita nyo, simply pero rough. Ayan. Pagkaganda mga bossing kapadyak. Siyempre hindi mawawala yung ating lalagayan ng baon nandito. Tapos ang size nga pala ni Tosi Bruno mga bossing kapadyak ay size 27.5 small. Ayan, nakalagay 15.5 pero susukatin pa rin natin mamaya yan kung talagang 15.5 yan. Pero nakalagay na, maniwala na tayo. Ayan, ano? Pero mas maganda pag sinukat natin para mas astig. Magamit uli natin yung ating metro na naiwan natin dito sa BBC, nakuha na natin, yay! So mga bossing kapadyak, red type pa po yung kanyang BBC dito ah. Tapos kung makikita nyo, napakaganda na ang kanyang geometry ni Tosi. So makikita nyo, dito straight. Ayan, pero yung hindi siya flat dito, medyo pabilog ng konti, ganyan, medyo rounded na flat. Ayan, napakaganda. Tapos, straight siya. Tapos straight siya dito, pababa rito, pa-slant dito. Ayan, nakalagay, may CIS cable inside system. Tapos dito mga bossing kapadyak, kung makikita nyo, ayan, may pa-curve na siya rito. Ayan, may nakalagay dito, wave. Hindi Honda wave ba? Tapos dito, sa kanyang down tube, maganda rin. Medyo may pa-curve rito. Ayan, medyo may pa-curve dito. Tapos pababa dyan, medyo mataba siya. Tapos, medyo flat dito. Na triangular siya mga bossing kapadyak, tapos flat din dito sa pinaka down tube niya. So ayan po si Bruno, ang ating frame ni Tosi Bruno. Ayan, napakaganda mga bossing kapadyak. Siyempre yung dropout niya mga bossing kapadyak ay naka
quick release na rin. So ayan po yung ating frame. Bago tayo magkalimutan, mga bossing kapadya, makakalimutin na kasi tayo. Ay, ano to? Naka-tapered na yan, mga bossing kapadya. Tapered na tapered yan. Baka mamaya may magsabi na naman, hindi tapered yan. Pero tapered yan, yan. Malaki rito. Ah, maliit dito. Malaki na rito, di ba? Alright. Comment down below kung nagkakamali tayo o hindi. Okay. So mga bossing kapadya, sukatin po muna natin yung kanyang pinaka-reach kung abot nyo to. At yung pinaka-standover height niya or yung pinaka-size ng kanyang C-tube. So ito na po, nakuha na nga po pala natin si Mahihiwagang Metro. So mula rito sa kanyang pinaka-seat post, papunta rito sa kanyang pinaka-head tube ay ayan, 56 mga bossing kapadya, kaya kung makikita nyo, 1 mula rito sa gitna ng kanyang seat tube, papunta rito sa kanyang pinaka-head tube ay 56. Ayan, 56 po yung kanyang reach. And then yung pinaka-standover height niya or yung pinaka-size ng kanyang seat tube, wait lang. So ayan, pinaka-size ng kanyang standover height or yung pinaka-seat tube niya is seat tube tuloy. Ayan, so size 16 mga bossing kapadya. Ayan, size 16 po yung kanyang pinaka-seat tube. Ayan. So mga bossing kapadyak, dumako naman po tayo dito sa kanyang cockpit. Umpisa na po natin dito sa kanyang saddle. Ang kanyang saddle mga bossing kapadyak, pag naka-side view rito, maganda yung pinaka-design niya rito. Medyo pababa rito. Tapos pataas dun, padiretso. Yan, tapos hindi siya heart shape. Tapos mga bossing kapadyak, wala siyang butas pero may kanal dito. Wala siyang labasan ng utot. Pero pag umutot ka rito, labas pa rin dun kasi mayroong kanal dito. No? Yan. So, labas na po natin yung ating Mahihiwagang Magnet. Ayun. So yung kanyang railings po rito, kitang kita nyo naman po, dumikit yung ating strawberry magnet. So nakakagutong to, parang ang sarap pagatin. So yung pinaka railings po niya rito ay steel. Pero yung pinaka clamping niya rito mga bossing kapadyak ay alloy. Ayan. Siyempre yung seat post niya ay alloy na rin. Tapos yung pinaka seat clamp niya rito na naka quick release, ayan, ay alloy na rin, ayan, kitang kita, walang daya. Tapos ayun, yung paborito natin, para kitang kita tayo sa gabi ng pinagkakautangan natin, may reflector na dyan. Pati syempre yung pedals niya meron na rin. So tignan po natin tong pedals niya, ayun, alloy na. Flat pedals is alloy, ayan. Tapos ang pinaka headset niya mga bossing kapadyak ay alloy na rin. Kung makikita nyo yung spacers niya rito, alloy na rin. Tapos stem is made by Tosic. Stock po yung kanyang, tingnan natin kung stock. Ah, hindi. Yung handlebar niya ay Tosic na rin. Ayan, powered by Tosic. Ayan, medyo malambot po yung kanyang handle grip. Ayan. Tapos, mga bossing kapadya, kung mapapansin nyo, di bagong labas na naman na ano dito, FTR yata to, RDR, ay hydraulic brake na yan. Naka-hydraulic brake na yan. Ayan, mga bossing kapadya. Yun ang maganda dyan, ano, naka-hydraulic brakes na. Tapos, ang shifters niya ay Senza MX-10A. Ayan. Ganda. So, titignan natin kasi walang number. Titignan natin kung walang speed to, mga bossing kapadyak. I think this is 3x10. So, nandito na rin tayo sa harapan. O sa pinaka-front niya. Dumako na rin tayo sa kanyang fork, mga bossing kapadyak. Ano? Ayan na naman. Paulit-ulit na naman ang bossing kapadyak natin. Oh. Mga bossing kapadyak, yung pinaka-fork niya ay powered by Tosic. Siyempre yung naka quick release na yan. So kung makikita nyo, naka ABS-CBN na, ay hindi pala, minsan kasi nakalagay dito ABS pero hindi CBN. Naka manual lockout na yan mga bossing kapadyak. Yan, may open, close, ay open, close tuloy, open, lock. Yan, tapos siyempre may preload dito, arch support, pwede kang maglagay dito ng, ayan, may butas dyan, pwede kang maglagay dyan ng inyong pinaka tapalodo or ano bang tawag doon. Tosic po yung brand nya. Ayan, black yung stanchions. I think this is naka 100 millimeter na rin. Ayan, ayan, bago tayo magkalimutan, ayan, tulad ng sabi ko kanina, naka tapered na po itong si Tosic Bruno. So mga bossing kapadyak, dumako naman po tayo dito sa kanyang pinaka drivetrain. So ang ating drivetrain ay Tosic
Ay, at ang ating crankset ay toxic. Ay, nung umikot. Ayusin natin. Umayos ka. Umayos ka. Huwag ka malaglag. Babayaran natin to pag natira. So ayan, mga bossing kapadyak, para na, marinig natin mamaya yung kanyang pinaka-soundcheck. Ano? So ang crankset niya, mga bossing kapadyak, is powered by toxic. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, magnesium, may halong alloy na yan. Kasi alam ko ito, hindi naman mga purong alloy. Pero tinatawag na rin nating alloy na yan. So magnesium alloy na yan, mga bossing kapadyak. Ayan, hindi na natin susukatin, medyo mahaba siya. Naka-threaded type na rin po ito, mga bossing kapadyak. Ayan, tapos kung makikita nyo, meron siyang support dito, pinaka-support na cover ni ating chain wheels. Ayan, ganda, para siyang max, ganda. Hard plastic na maganda yung materials na ginamit sa kanya. Ayan. Tapos, mga bossing kapadyak, ay naka 3x na yan ha. Tapos, ito yung FD niya. Alien, pero maganda, mukhang ano siya, mukhang tourney na rin. Ngayon mukha lang kasi wala nakalagay alien eh. So naka 3x10 tayo siguro, mga bossing kapadyak. So tignan natin, ayun, kung makikita natin, mga bossing kapadyak, itong pinaka brake niya rito sa likod ay naka external pa. Ayun, papunta ron. Tapos itong isa papunta dito sa ating RD. Tapos itong isa papunta dito sa ating FD. Ayan, papunta ron ito dito sa papunta niyang RD. Merong stopover. Ay, stopover. Kaya stopper pa lang. Tapos diretso yun dito, walang wire. Kaya huwag kayong matakot na hawakan yan. Walang kuryente yan. Ayan, kung makikita nyo, parang may kuryente. Tapos may stopover uli dito. Este, stopper. Ano ba yan? Tapos patuloy rito, mga bossing kapadyak, dito sa ating RT ni Senza MX-10, mga bossing kapadyak. Tapos tignan po natin itong RT niya. So tignan po muna natin itong kanyang pinaka-kaset. Ano, mga bossing kapadyak, ano? So yung kaset niya is, ayan, nakita natin. Sunshine ang pinaka-kaset niya. So bilangin natin kung 3x10 talaga ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So naka 3x10 talaga siya, mga bossing kapadyak. Tapos ang kanyang RD ay Senza MX-10. So tignan natin. So Senza MX-10 po, ayan, MX-10 nakalagay. So ang kanyang arm is naka long cage na. Ayan, o medyo oversized na rin yung kanyang pulley maging dito sa taas. So kung makikita nyo, ang pinaka-pulley niya, yung mga ganyang klaseng pulley ay naka-seal bearing na yan. Kahit dito, maging dito sa pinaka-taas niya. So yung kanyang chains na ginamit dito, chains in my heart ulit. Ayan, hindi natin mabasa, sobrang liliit pa. Yung number na lang nakalagay, ano ba number yun? So ayan, kung nakikita nyo, bahala na kayong magbasa dyan. Pero salita niya, parang stainless siya, tapos black dun. Salitan, comment out below kung ano yan. So mga bossing kapadyak, dumako naman po tayo sa kanyang wheelset. Ano, mga bossing kapadyak, ano? So ang kanyang wheelset, ang brand na ginamit sa kanya ay Compass. Ayan, kung makikita nyo, Compass. Ayan, hindi kayo maliligaw dyan kasi Compass yung ginamit. 30 TPI light, wire bead is 2x2. Maganda yung mga knobs na ginamit sa kanya, hindi ganong kalaki yan, saktong-sakto lang, kaya speed ano yan, speed rolling yan. Ngayon makikita nyo yung size nya, yun, 27.5x2.10 pala, iba pala yan. So yung size ng gulong nito, yung tire nya ay 27.5x2.10, ano, mga bossing kapadyak, ano. Ayan. So tignan po natin yung kanyang rims, itong pinakamaganda rito. Yung kanyang, kung mapapansin nyo, mga bossing kapadyak, yung rims nya ay, ayan. May mga design siya, kumbaga parang reflectorized rim daw yung tawag dyan, mga bossing kapadyak, ano. Kasi ayan, kung makikita nyan, naka-ilaw tayo, ayan. Pag nasisinagay siya ng ilaw ay nagre-reflect. So mga bossing kapadyak, this is alloy na rin, ayan, nalaglag yung magnet natin, hindi dumikit, ibig sabihin alloy na rin yan. 32 holes, and then yung pinaka, ayan, yung pinaka spokes niya dito ay steel. Tapos yung kanyang hubs, ayan, shampoo, siguro sa Tagalog yun ay shampoo, hindi, magkatunog lang. Ayan, maganda po yung decor zero, no? I think this is alloy na rin. So tignan natin. Ayan, di dumidikit yung magnet natin, mga bossing kapadyak, ha? Alloy ang silvering na yan, si shampoo. Ayan, shampoo, parang kung po, nangangarati pa yan pag ginamit niya yan, mga bossing kapadyak. So tignan po natin yung kanyang pinaka sound, ano, mga bossing kapadyak, ano, kung pwedeng pantakas to or kung pwedeng tunog mayaman.
So, tingnan natin. So, ayan, mga boss, kapatid, yung sound niya. Hindi kaanong maingay, hindi tunog mayaman. Hindi kaanong mahina, sakto lang. Ito, pwedeng pantakas to. Para habang tumatakas kayo, kung gusto nyo mag-ride, ay, hindi kayo maririnig habang tumatakas kayo. Pag mag-long ride. Ayan. So mga bossing kapadyak, kung gusto niyo po ng medyo budget at sobrang ganda, ay ito na po yung bagong labas ni Tosic Bruno. Ayan, ang ganda, nakalagay naman, oh. New Super Sport, ganda. Kaya sporty yung dating niya mga bossing kapadyak. So may mga available po siya na colors, mayroong black and white. Ayun, mayroong blue ron, mayroong orange. Mamaya matadaanan natin yan. So ayan. So ang price po ni Tosic Bruno, kung sino po mga nagkakagusto dyan, yan. Sa ganda niyan, napakaganda rin ng rim. Ayan, naka manual lockout na siya na may preload. Siyempre, naka hydraulic brakes na yan na naka 3x10. Mo, naka 3x10 na yan. So, mabilis na yan. Mga bossing kapadyak, naka ano na yan ha. Siyempre, naka disc brake na yan na 160mm. Rear and front. Ayan. So, si Tosic Bruno, mga bossing kapadyak, ay nagkakahalaga ng 12.5. Sa cash, nagkakalaga po siya ng 12,000. Tapos, sa credit card naman, mga bossing kapadyak, ay kung gusto nyo, pwede na rin credit card sa kanila, ay nagkakalaga ng 11,500. Ayan. So, available na po sa kanila yung credit card. Tapos, home credit. So, punta lang po kayo rito kung gusto nyo ng hulugan. Kasi pwedeng hulugan na rin to. Yung mga bikes nila rito, pwede na rin hulugan. So, punta lang po kayo rito para malaman nyo po kung paano i-process yan. So ayun na po, sunod na po tayo sa, or proceed na po tayo sa next bike check natin. Alright. So, ito po si Tosic Bruno. Ayan, si Bruno Mars kasi kapangalan ni Bruno. So, tuwagin na lang po natin siyang, ito po si Tosic Bruno Mars. Ayan. So mga bossing kapadyak, sunod na naman po natin itong si Trax Hydra na bagong dating din po kay Budget Bikes. So ito pong si Trax Hydra 27.5 ay matte black mga bossing kapadyak, kung makikita nyo, napakaganda ng pagka-matte black na. So ang size po ni Trax Hydra is 27.5. Wala nakalagay, mamaya susukatin ulit po natin yan. So ang materials po na ginamit dito kay Trax Hydra ay is alloy 6061 na po. Ayan, nakalagay na dyan. So, ayan. So, makikita nyo po yung design ni Trax Hydra is, ayan, napakaganda. Simply pero rock. Tapos, napakaganda po ng decals na ginamit sa kanya. Ayan. Tapos, nandito po yung kanyang decals na Trax. So, bagong labas lang po ito sa market, mga bossing kapadyak. Napakaganda na ang style niya. Ayan, matte black ang color. Tapos dito may nakalagay, ayan, Microsys Technology. Tapos yan, may design siya rito sa may chainstay niya. Maging dito sa may seat tube niya. Kaya maganda po yung ginamit sa kanya mga decals. Napakaganda. Simply pero rock. Ayan, tapos, ayan, nakalagay nga, 6061 alloy. So, medyo flat po rito sa kanyang pop tube niya. Ayan, may designs dito na gray, may lines, tapos may red. Ayan. Tapos mga bossing kapadyak, kung makikita nyo, pwede nyo pong lagyan ng carrier dito. Ayan, nagkabila po yan. Tapos may lagayan din po siya ng fender dito para iwas talsik system. Ayan. So mga bossing kapadyak, naka-external cabling siya. So dito po dumaan yung kanyang shifter. Dito para sa kanyang FT, ayan, may stopover dito. Stopover, ayan. Ayan, wala pong kuryente dyan. Stopover ay stopper pala. Ayan, papunta rito. Tapos stopper, open line ulit. Hindi yun po na. Ayan, para papunta sa kanyang FD. Tapos dito, yung
brake niya papunta doon sa RD, hindi pala brake RD, ayan dito may stopover, open stopover, tapos papunta sa kanyang RD. So dadating po tayo dyan mamaya. Ayan. So ito po yung kanyang frame, ano mga boss, siyempre alloy na yan, 6061 alloy yung ginamit sa kanyang materials. So mga bagong materials na po yung ginamit sa kanya, 2021, kasi yung mga dating mga alloy. So napakaganda na nito mga boss ng kapadyak. So dadating tayo mamaya sa kanyang price. Magaan lang sa bulsa, magaan lang po sa bulsa yung price nito, napakaganda na. So dadating po tayo dyan mamaya. So ayan po yung kanyang pinaka frame ni Trax Hydra 27.5, ano po mga boss ng kapadyak, ano. So sukatin na po natin, sukatin na po natin yung kanyang pinaka reach para malaman niya po kung abot niyo po yung kanyang pinaka reach o yung pinaka top tube niya, tapos yung pinaka seat post niya, seat tube niya rito. So let's go. So ito na po, nakuha na natin ang nawawalan si Metro. Dito lang pala, naiwan natin yun, nawawala kasi minsan nagkakaroon ng paato kaya tumatakbo bigla, ayaw magpagamit. So nandito na ngayon. So sukatin na po natin yung kanyang reach para malaman natin kung abot niyo to, kasi sa lahat po ng bike iba-iba po yung mga size niyan ng pinaka reach, tapos iba-iba rin po yung pinaka seat tube niya or yung stand over height niya. So sukatin po natin. So I think abot niyo naman po to kahit 5 block kayo, kasi 27.5 siya. Tapos ayun, kung makikita nyo, number 1 po tayo doon, ulitin natin dito sa pinakagitna ng kanyang seat tube papunta rito sa kanyang head tube ay size, ayun, makikita nyo ah, number 1, tapos 57, size 57 yung kanyang pinaka reach. Ayan, yung kanyang pinaka standover height or yung kanyang pinaka seat post ay size 17, ayun, makikita nyo, 17 po ano. Size 17 po yung kanyang pinaka standover height or seat tube nyo rito, tapos size 57 yung kanyang pinaka reach. So mga bossing kapadyak, ayan po yung mga cablings nya, naka external. Ayan. Pero maganda po yung pagkakalagay sa kanya, nandun nakatago. Tapos ito, yung kanyang brake caliper dun sa likod, ayan, magaganda po yung pagkalagay niya, kasi nandito may mga lagayan sa ito, mga tawag dito, ayan o, na safe na safe talaga. Ayan, papunta dun sa kanyang brake caliper, maging dito sa kanyang RD, napakaganda ng pagkakalagay sa kanya. Ayan, kung makikita nyo, talagang malinis na malinis or talagang naka-align yung pagkakalagay niya, hindi makalat. So ayos na ayos. So dumako naman po tayo sa kanyang cockpit mga bossing kapadyak. Umpisan po natin dito sa kanyang saddle. Ayun, kitang-kita pa lang natin mga bossing kapadyak, napakaganda ng designs niya. Tapos heart shape, ayan, ayun, lambot oh, medyo makapal, hindi makakawit yung utot nyo dyan. Ay, utot yung kwet. Ayan, ganito oh, Trax, may design siya na red combination with silver. Ayan, Trax yung brand niya. Ayan, napakaganda, makikita nyo rito, heart shape uli siya ang bossing kapadyak. Tapos medyo may kanal dito, wala siyang butas, nalabasan ang utot, pero medyo may kanal, pag umutot ka, labas pa rin doon. So tignan po natin yung ating maiwagang magnet. Yan, napakaganda ng saddle, magandang materials yung ginamit sa kanya mga bossing kapadyak. Ayan, malambot tsaka napakaganda ng designs niya. So bakal po yung kanyang pinaka railings dito, bakal yung pinaka clamping niya rito. Ayan, kung mag-upgrade kayo pwede rin, pero ayaan nyo muna ang gamitin nyo bago masira, kasi okay naman po siya. Tapos bakal pa po yung kanyang pinaka seat post dito, pero yung kanyang pinaka seat clamp dito ay alloy, quick release na yan. So mga bossing kapadyak, tumako naman po tayo dito sa kanyang headset. Ayan, headset niya is mixer, ayan, M, nakalagay mixer M. Tapos kung makikita nyo, dalawang spacers niya rito na alloy. Ayan, tapos mga bossing kapadyak, hindi pa siya naka-tapered mga bossing kapadyak, pero natibay na yan, kasi kung makikita nyo rito, parang naka-integrated na siya, shield bearing na yan na malupit. Ayan, tapos naka-rise po yung kanyang stem dito, made by Trax, alloy na rin siya, bakal yung kanyang handlebar, pero yan, straight yung handlebar niya mga bossing kapadyak, ayos na rin. Tapos yung kanyang handle grip dito, medyo matigas na malambot. Tapos mga bossing kapadyak, naka hydraulic brakes na rin to ha, railing siya, pero ayos yung pagkaka hydraulic brakes niya mga bossing kapadyak. Ayan, kung makikita niyo,
Basta yung ganyan yung mga designs niya, ay hydraulic brakes na yan. Tapos yung kanyang shifter, mga bawas yung kapadyak, is 3x8. Ayan, kung makikita nyo, ang brand na ginamit sa kanya ay Microshift Shifter. Ayan, 3x8 po yan, mga bawas yung kapadyak. Ayan, tapos lumakaw namin po tayo siyempre dito sa kanyang pinaka fork. Ayan, ano na rin siya, spring suspension fork na rin siya. Ayan, ang ginamit na brand is Trax. Ayan, Black Expansions. Ayan yung mga nauusong fork ngayon, kasi maganda tignan kapag black eh. Pero okay rin pag silver. Tapos yan, yung kanyang art dito ay pwede kayong maglagay ng fender or Tapalodo Iwastal 6 system. Tapos meron siyang ABS-CBN uli rito, open lockout, kasi minsan ako nakalagay dyan ABS eh. Naka-manual lockout na po siya. Siyempre, merong preload dito. Yan, yung ginamit sa kanyang fork ay made by Trax. Ayan, mamaya dadako tayo sa wheelset niyan. Siyempre, ang dropout niya, mga bossing kapadyak, is quick release na. So, ang dropout niya, quick release. Ayan. So, mga bossing kapadyak, dumako naman po tayo sa kanyang pinaka drivetrain, mga bossing kapadyak. Ano? So, ayan, mga bossing kapadyak, ang drivetrain or ang kanyang crank set is, ayan, walang nakalagay. Pero same lang naman sa iba na crank pa rin yan. So, bakal po. Tapos, siyempre, bakal yung kanyang crank arm. Siyempre, naka-threaded type po yan, mga bossing kapadyak. Ngayon, yun din yung kanyang FD. So, kung makikita nyo, dito po, dumaan yung ano kanina yan. Tulad ng sinabi natin kanina yan. May stopover dyan. Yan, stopover dito. Dito, dumaan yung kanyang pinaka-FD. Kaya, malinis yung, kahit external siya, malinis yung mga pagkakalagay sa kanya. Yan. Kumbaga, may tawag dun eh. Naka-align talaga siya. Ayan. Maayos na maayos. So, naka 3x8 siya, mga bossing kapadyak. Tignan natin ha. So, FD niya, alien din ha. Ayan. Tignan natin kung 3x8 talaga, mga bossing kapadyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Yung kulang natin kanina, mga bossing kapadyak. Eh, no? So, at index free wheel po yan. Super low, 13 to 2080. Ayan, nakalagay na. So, ang dropout niya, siyempre naka-quick release, sabi ko nga kanina. Tapos, ito po yung kanyang pinaka-RD natin, Microshift. So, naka-long cage na po yung arm niya. Ayan, medyo oversized yung kanyang pulley wheel. Maging dito sa kanyang pinakataas. So, ayan, makikita nyo. Ayan, naka-long cage na siya. So, yung mga ganyang klaseng pulley, mga bossing kapadyak, is naka-seal bearing na yan. So, ito yung ginamit sa kanyang chain. Black and white din, salit-salitan. Ayan, nakalagay. Narrow. Tapos merong Z or letter T yata ron. Ayan, letter Z. Chain. O, ayan. Napakaganda. So, ayan po na yung cockpit natin. Drivetrain, fork. Ang ganda. Mabosin ka pa dyan. Color combination niya. Tapos matte black. Napakaganda. Umusok na naman yung mga tenga natin. Tsaka mga mata rito. Mapoy. Dahil napakaganda na naman yung mga panlabas ng mga bike dito. Ayan, mamaya. Ibilisan lang po natin para mamaya makaikot pa tayo dun sa likod. Napakaraming bike. Ayun, nakikita nyo yun. Nakikita nyo ba yan? Dami dun. Ayun, may mga bagong dating pa rin. Ayun, yung mga professionals na mga bike mech dito. Wala po kayong magiging problema sa mga bike nyo. Laging ayos yan. So, ayun po. Dumako naman po tayo sa kanyang wheelset, mga bossing kapadyak. Ano? So, ang kanyang wheelset, ang ginamit na tire sa kanya is NJK. Ayan, nakalagay ko. Makikita nyo. Sion NJK. So, 27.5 po ito. Yan nakalagay. 27.5 by 2.10. So, fast rolling na po rin siya. Yan, sakto-sakto lang po yung mga knobs or spikes niya, no? Tapos, syempre, ang kanyang rims dito ay made by Trax. Yan, kung nakikita nyo. Pakaganda ng design. Syempre, 32 holes. Alloy na rin yan. Ayan, alloy na. Hindi, ano? Didimidikit yung magnet natin. So, spoke is steel. So, 27.5 by 2.10 nga yung kanyang tire ng mga bossing kapadyak. Ano, yan. Tapos, tingnan natin yung kanyang abs. Napakaganda mga bossing kapadyak. Kulay gold, yellow gold ang dating niya na medyo may pagka-orange. So, napakaganda mga bossing kapadyak kung nakikita nyo ganda. Abs pa lang, panalo-panalo na kayo. So, siyempre, tulad sa kanina, kulay black lang yung kanyang tabs na ang brand ay Shenku. Ay alloy na rin to, tapos naka-seal bearing na yan. Yan, panalo-panalo na kayo dyan.
Hubs pa lang. Ayan, mga bossing kapadyak. So ayan, mga bossing kapadyak, yung kanyang disc brake, 160mm na yan. Ngayon po, nandun po yung kanyang pinaka post mount para sa kanyang brake caliper. Ayan. So naka-quick release na rin nyo, mga bossing kapadyak, kung makikita nyo. Tapos yan, may lagayan nga po tayo ng ano rito, ng carrier. Tapos e-wastel 6 system, ayan. Or fender, pwede yung lagyan dito. So tignan po muna natin pala yung kanyang pinaka sound check. Ayan, mga bossing kapadyak. Ayan, medyo hindi ganong malakas, hindi ganong mahina, sakto-sakto lang. Pwede pa rin kayo tumakas dyan. Kasi medyo mahina lang naman yung kanyang sound sa mga bossing kapadyak. Pero astig na po yan, sakto lang naman po, hindi naman po siguro mahalaga kung malakas o mahina yan. Pero tignan nyo po yung kanyang alloy na seat bearing, panalo na. So mga bossing kapadyak, kung nagustuhan nyo po sila, to si Brandon, ano ba yun? Bruno? Yun, Tosic Bruno Mars. Kung nagustuhan nyo po si Tosic Bruno Mars at saka si Trackside RA 27.5 6061 alloy. Ayan, 6061 alloy ay nagkakalaga lang po ito ng 9,000 or 9K sa cash, mga bossing kapadyak. Tapos 8,500 sa credit card. Meron din po silang home credit po dito. Makipag-usap na lang po kayo doon sa loob mamaya, mga bossing kapadyak. Or i-explain na lang po sa inyo mamaya ni Boss Albert ng Budget Bikes Cavite. So ito po si Trax Hydra 27.5. Bossing kapadyak, dito pa lang po sa labas bago tayo pumasok dun sa loob ay ito, madali lang po kayo makakapili rito kasi ito may pinagawa po sila mga bike racks dito, ang gaganda, especially for you. Ayan, ganda, ganda ng pakagagawa. So pinagawa po nila yan para madali po kayong makapamili rito. Ayan, meron pong mga J-Cal dito, nandito pa 5K na lang, mga bossing kapadyak, naka combo shifter, 7 speed. Ayan, si Concept 8K. Ayan, may mga concept pa rito. Tapos dito po si Trinx. Ayan, 26er, mga bossing kapadyak. Trinx M1600 yata to. Ayan, huwag ka na ba to? Ayan, tignan nyo lang po, nakalagay naman dyan, ano? So ayan, si yung bagong dating din ni Maxstar. Ayan, nandiyan, no? Alloy na rin po yan, 69, ayan nakalagay. Ayan, Maxstar, ganda. Marami na pong nakabili nyan, mabenta rin po ito. Tapos kung Trinx, lahat po yan mabenta naman. Depende lang po sa inyong panlasa or taste, ano, mga bossing kapadyak, ano. So ito mga yung mga bagong dating din po sila rito. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, ito natin para makita nyo lahat. Ayan, para makapamili kayo rito. Ayan, ito meron dito, ito yung mga 8.5 si Garuta, bagong labas din, mga bossing kapadyak, 7.5, ayan, oh. 60-61 alloy na yan. 60-61 alloy, 8.5 si Garuta. Yan, may mga malulupit na designs dyan, may mga tribal, tapos may pakpak doon. Kaya pag nag-bike kayo niya, pwede kayong lumipad dyan. Ito si, ano, Trax Rossi Time. Yung kanina, yung na-bike check natin, si Trax Hydra 8.5. Yan, naka-glossy type siya, na naka-hydraulic brakes. Yan, tapos to si Skyline. Ayan, ang ganda, Skyline Hover. Ganda, matte black. Mga bossing kapadyak, naka-hydraulic brake na logo na rin to. If 9.5 na lang, mga bossing kapadyak. Ayan, 9K. Tapos to, si G-Rod. Hindi mo malata, pero Garuda po yan. Kasi black lang po yung ibang decals niya. So, ito po si Garuda is, ano nakalagay, mamaya tignan natin doon sa loob, meron. Tapos to, yung bagong labas po ni Sunfeed Zero. Ang ganda, mga bossing kapadyak, ayan. Size 15.5 27.5 din. Ayan, nakakalaga lang po ng 11K. Yan. Punta na kayo dito, mga bossing kapadyak, kung nagustuhan nyo itong mga bike nila dito. Ang gaganda, mga bagong dating. Ayan, naka
tapered na yan kasi maliit dito, napakalaki dito. Parang yung kay Trax Aida na rin po. Ay yung kay ano, ano bang tawag doon, kay Tosi Bruno. So proceed na po tayo sa loob, mga bossing kapadyak. Ayan si bossing oh, Abia. Bago na rin hindi ni Abia to boss na. Parang kasing parang kamukha nila ni Tosi, no? Opo. Oh yun, marami silang bagong dating dito, mga bossing kapadyak. Dito yung bike check natin kanina, ang ganda oh. Naka hydraulic brakes na yan. May mga 3 colors po si Tosi Bruno rito. Merong glossy black na white combination, tapos color blue. Ayan, ganda po ng color blue niya. Kung makikita nyo, ayan o. Oh. Ganda rin. Ayan, Tosi Bruno po yan. Bruno Mars. Ayan. Naka-tapered na po yan, mga bossing kapadyak. Tsaka naka-hydraulic brakes. Ha. Tapos meron din po siyang orange. Ganda o. Oh. Ayan, ganda. Nakalagay all terrain. Naka-ICR na yan. Tsaka naka-hydraulic brakes, mga bossing kapadyak. Meron din po silang skyline dito. Ayan, nakakalaga ng 9K. Tapos mga bossing kapadyak, naka-ECQ sila rito. Naka-ECQ sila rito dito, mga bossing kapadyak, ha. Pagtapos ng ECQ, mga bossing kapadyak, wala na to. Plus 500 dito, ayan. Naka 8K lang to, si di ba to? Si Stout. Ayan, si Stout. Sabi dyan, mga bossing kapadyak, 8K na lang. Tapos dito, sa mga hindi nakalagay na ECQ sale, ay siyempre hindi nakasale, ayan. Siyempre, ayan. Itong si Tosi, si Kisto pala, Striker, mga bossing kapadyak, bagong dating na naman. Si Tosi, Striker, ayan. Color orange na glossy gray. Ayan, nakakalaga lang po ng 8.4 dito. Ayan, 8.4 na lang mga bossing kapadyak. Pwede na po kayong kumuha rito through credit card and home credit. Ano po mga bossing kapadyak, makipag-usap na lang po kayo dito. Ayan, ito, naka L2 na shifter na, manual brake. Ayan, makikita nyo, itong strings, meron na rin dito, yung favorite na strings po natin, yan, napakaganda. So, nakasale na rin ito mga bossing kapadyak. 8.4 po ito na less 500. Ayan, 27 or 26 na to mga bossing kapadyak, naka internet cable na rin. Ayan. So marami po naka-less dito mga bossing kapadyak. Ito, strings, ayun pareho lang din. Strings, ayan, dami. Tapos si Kisto 26ers, ganda ng color. Maxstar, tulad ng kanina, ito si Maxstar nga pala ay 7.4 na lang mga bossing kapadyak. 7.4 si Maxstar. Ayan, maganda na po yan. Parang naka-tapered kasi, maganda yung YouTube niya oh. Sexy oh, parang pataya pa triangular yung gilid niya rito. Tapos parang tapered na rin siya rito. Ganda. Ayan si Maxstar mga bossing kapadyak. Napakaganda ng frame. Triangular yung frame niya. Ito si Maxstar pala, naka-ECQ light. Naka-ECQ seal din mga bossing kapadyak. Less 500. So ayan. 7.4 mga bossing kapadyak. Less 500. Punta na kayo dito mga bossing kapadyak. Tapos to, marami na rin bumibili kasi mura lang. Itong si Smith Creature, yan, pang emo or pang rock and roll to kasi napakaganda na makikita yung decals nya, yan, pang emo type or rock and roll, yan, tapos Creature, napakaganda ng frame ito mga bossing kapadyak, halo na rin to, so nagkakalaga lang po ito ng 6.4, yan, 6.4 na lang po yan, tulad nito, halimbawa meron kayong credit card, yan, 8K yung cash nya, tapos 7.5 yung, sa credit card niya. Pero sa mura niya mga bossing kapadyak, kaya niyo nang i-cast to. Ayan o, si Rhino. Ganda. Ito po si Rhino A22 tulad ng bike check po natin ng nakaraang mga videos natin. So, may mga videos po tayo ng mga nakaraan natin. Paki-check na lang din po at paki-watch na lang din po. Ayan, marami po silang mga nakasale dito mga bossing kapadyak. So, dito nga pala kay, ayun, kay Concept, ganun din. May less 500 din siya. 8.4. Tapos dito kay Box, yata to Box, BUX, yan, bagong labas din ni BUX, yan, ganda mga bossing kapadyak, bagong labas ni BUX ba yan, or Box, naka, yung CQ sale na rin yan mga bossing kapadyak, less 500 ha, 8K na lang mga bossing kapadyak, oh. Irene, ganda lang bilhin mo, ganda oh. Ayan, mga bagong labas po ni Trax to, mga bossing kapadyak, yan, yan, ito po yung nabite check natin kanina. Yan yung mga ano, kasi matte black po siya, no, mga bossing kapadyak. Iba-iba lang yung color combination niya. So, may blue, mayroong red, tsaka may green. So, mayroon din pong gray. Ito, maraming colors na pagpipilian dito, mga bossing kapadyak. Yan, mayroon, andito pa yung atomic, ano nila, oh, ganda. Atomic rug. Napakaganda, mga bossing kapadyak. Nagkakaalaga lang po yan ng 9K, ito, dito. Yan. Gamitin nyo na po yung mga credit card nyo dyan. Pwede nyo na po ang home credit ko na po. So, dito po pala si Garuda mga bossing kapadyak. Ayan.
60-61 alloy din yan. 60-61 alloy. Siyempre naka-combo shifter na si Mano na yung mga bossing kapadyak. 8.5 na lang. Ayan, ganda, may libre ng ano, ang ganda ng ano niya rito, ng fender niya. So dito sa kabila, mga bossing kapadyak ay ito. Solomon, ito si Pakai Solomon, 27.5, nagkakaroon na lang ng 12K. Ayan, naka-hydraulic brakes na rin po siya, na Logan. Ayan, makikita nyo. Ayan. Dito rin sa taas, ayan, nandito pa po yung mga totem nila, mga bagong labas din po yan. Ayan, naka-internal cabling na rin po yan, na naka-hydraulic brakes. Ayan, ganda ng color nyo. Parang blood red rose ang kulay ni totem. Yan, may kabita na rin po siya ng ano rito, carrier. Ayan, 11k na lang mga bossing kapadyak. Ayan, marami pa po rito, dito pa yung cube nila na 29 na yata ati. Ayan, dito pa po yung mga cubes nila, ang ganda, ang daming mga color na pagpipilian, pati dito kay Carp. Ayan, naka hydraulic brakes na po yung mga yan mga bossing kapadyak. Ang ganda ng ano, handlebar oh, tsaka ng stem nya pang World Cup ang dating. Saan labas din to boss mo? Hindi yun eh. Ah, yun pala, lupit talaga ni Ma'am C. Pang malupitan, pang malakasan, no? Wow! How to be you, Ma'am C? Ngayon na to, mga bossing kapadyak, 4-5 na lang, oh. Ganda, may bike na kayo. Ayan, may pang service-service na kayo pang araw-araw or pang ride. Ayan, nandito pa po sila, Twitter sniper nila, mga bossing kapadyak, ha? Ayun, Twitter sniper mga bossing kapadyak, naka ano na yan, naka press fit na yan mga bossing kapadyak, punta nyo lang po rito, carbon. O, 35k na lang. Ayun, meron pa ron, Twitter o. Oh. Twitter sniper, tsaka yung nakaraan na bike check natin, itong si Twitter, ano na ito boss? Si Twitter Step Pro. Ayun, si Twitter Step Pro, dito pa mga bossing kapadyak, tsaka si Twitter Warrior. Ayun. So nagkakalaga si Twitter Stealth Pro ng 35k, tapos si Twitter Warrior mga bossing kapadyak MTV is 37k na lang, nadaling 38k yan. Pumunta na lang kayo dito mga bossing kapadyak, mayroon po mga budget bikes din dito pero magaganda mga bossing kapadyak, tulad nito ni Skyline, oh, matte black, pati yung kanyang Degas is nagkakalaga lang ng 9k mga bossing kapadyak. Ayan o, naka hydraulic brakes na yan, internal cabling. Siyempre, meron manual lockout, preload. Ayan, si Garuda, ganun din. Ayan, si Faxai. May mga available color para sila rito na red, gloss type. Na naka-intercal cabling na rin. Naka-hydraulic brakes na rin po yan, alawagan na. Ayan, tapos meron din gray. Tapos to si Forever X80. Ayan, mga bossing kapadyak, andito pa. Ang ganda ng kanyang decals dito. Kanya-kanyang logo. Ayan, naka-negative stem na stick, ganda. Naka-hydraulic brakes na po ito lahat. Nabosin ka pa dyan, kaya hanggang doon. Siyempre dito, meron din po silang folding bike. Ayan, ito, nakalist yung i-sell sila rito, nakalist 500, 6K. Si Fox Eye folding bike. Ayan, napakaganda, nabosin ka pa dyan. Ayan, dito si Fox Eye din ba ito? Ayan, 6K rin, nabosin ka pa dyan. Ito. Tapos meron ditong 4 kids na size 20 din yata yung gulong niya, ayan. Meron din po dito sa mga anak niyo mga bossing kapadyak, pwede to. Ito, naka-less din, easy kisil, oh. Less 300 na to, ang ganda. May kumuha na rin po nito nung nakaraan, tsaka kahapon sa kanila, ang ganda. Mga bagong dating din po ng mga bikes yung pambata. Ayan. Ito, 4-9 na lang mga bossing kapadyak, oh. Ganda. So yan po yung mga kids bike nila dyan. Tapos dito meron po tayong mga tires. Yan, may mga Maxxis. Yan, hindi ko mamabot yung price. Punta lang po kayo dito. Siguro ito yung case. Ang size dito is 1.95, 27.5. Tapos may mga pang road bike din po sila rito ng mga skin wall or gum wall. Ayan. So sample ito. Yung one set nya is, one pair nya is 1.7 700 by 35C. Ayan. Ito may Maxxis din po na Degas dito na white. Yeah, marami po rito mga bossing kapadyak. Tapos yun, may mga mountain peak pa rin sila rito, mountain peak monster tsaka Everest. Ito po yung tri bike nila, ganda, napagaganda. Nakakalaga lang po ito ng 6.5 mga bossing kapadyak. Ayan, oh. Meron ka ng lagayang ano, kung mamamalingki ka o may de-deliver ka, may business ka o magmamalingki ka lang, meron ka pong medyo malaking
compartment dito para lagayan ng inyong pinamili. Ganda mga boss ng kapadyak. Try bike. Ayan, may nakalagay, new bike to you. Bike Tech. Ayan, Bike Tech po yung brand niya mga boss ng kapadyak. Ayan, may brake dito, siyempre magkabila. Ayan, malaki po yung ano niya dito kasi ganyan po talaga yung design ng mga ganitong bike. Maganda, hindi ito talaga kay mga awit dito. Malaki yung saddle niya or yung panyang upuan. Ang ganda mga boss ng kapadyak, mura na to. Tapos may basket pa rito sa harapan. Yan, siyempre may mga, may ano na rin yung, may fender dito para hindi kayo matalsika ng putik. Yan, yun po yung kanyang pinaka ano to no, cogs nya. Maganda. Maganda to mga boss ng kapadyak, kung wala kayong motor, mas maganda na to. Makaka-exercise nyo pa, tapos maganda pa. Yan, kung makikita nyo, dalawa yung gulong nya sa likod. Maganda. Napakaganda mga boss ng kapadyak. Kay misis, kay ate, kay kuya, pwede. Kay bossing, punta kayo ng palengke, punta kayo ng dumayo kasi kayo sa kabila. Para makapamalengke, pwede ito. Ayun, ganito. Kung may natitira pa po sila dito, tatlo mga bossing kapadyak. Ito, isa, dalawa, tatlo. Ayun, ganda. So, ilan pa mga bossing kapadyak ha. Kung nagustuhan nyo po yung mga bikes dito mga bossing kapadyak, punta lang po kayo rito mga bossing kapadyak. Lalagay ko na rin po dito yung numbers nila sa screen. Lalagay ko na rin po yung link nila dito sa description area at saka dito po sa comment area natin. So kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating channel mga bossing kapadyak ay pakisubscribe na rin po yan mga bossing kapadyak at hit the notification bell para manotify po tayo sa susunod po natin mga videos. So ride safe and God bless us all mga bossing kapadyak.